Nagkatingin na naman ang dalawa. Matapos yung marinig mula kay Alice at naging seryoso ang kanilang mga tingin. Are you still hiding? Tanong ni Brielle. Yeah, natatakot akong lumabas. Baka kasi hindi pa sila umaalis. Okay, may utusan kaming tao para puntahan ka dyan. Hintayin mo kami, sabi niya kay Alice. Okay, I'll wait here, tugon nito. Pinatay ni Brielle ang tawag at muling pinandar ang kotse. Siguradong hindi titigil ang mga iyon na takutin si Alice dahil na rin sa utos si Vera. Seryosong sabi ni Brielle. Yeah, dahil may alam si Alice sa lahat, sigurado rin na maaaring gamitin si Alice laban sa atin para alamin ko sinong tumutulong kay Pamela at kapag nalaman yun ni Vera, siguradong malalaman din ni Albert na nandito na tayo sa Pilipinas at wala sa Canada. Seryoso rin sabi ni Raph. Sumang-ayon naman si Brielle sa sinabing yun ni Raph. Dahil loong nasa Canada pa lamang sila, may ilang tao ang natusan si Albert na bantayan ng kilos sila. Ngunit nalaman nila iyon kaya gumawa sila ng paraan upang mawala ang atensyon ng mga ito sa kanila, tsaka sila bumalik muna sa Pinas. Habang ginagawa ko ang aking trabaho, kumilos ka na rin laban kina Albert. Nasisiguro ko magugulat siya sa bigla ang paglitaw natin, kaya dapat handa rin tayo sa mga posibleng mangyari. Mariing sabi ni Raph kay Brielle at napatango. Maya-maya rin may tinawagan si Brielle upang papuntahin sa bahay ni Alice. Kailangan niya rin masigurong ligtas ito, kaya dediretso sila doon pagdating nila sa Laguna. Samantala, hindi rin maalis sa isip ni Raph si Pamela, lalo pat kasama na naman ito si James. Napapailing na lamang siya sa kanyang naiisip. Habang pabalik naman ang Laguna sina Pamela, naalala niya ang cellphone niya. Sakto rin tumunog ito at nakita niyang tumatawag si Alice. Napatingin siya kay James bago sinagot ang tawag ni Alice. Hello, Shell. Bungad niya dito. Thank God, sumagot ka rin, sabi ni Alice. Ha? Bakit? Nagtataka niyang tanong kay Alice. Anong bakit? Hindi mo ba tinitingnan yung phone mo kung ilang beses kitang tinawagan? Sobrang busy mo siguro kasama si James, kaya nakalimutan mo na kaagad ako. Tila nagtatampong, sabi ni Alice. Naalala nga pala niya, nakasilent ang phone niya simula pa kahapon sa event at nakalimutan niyang palitan ng volume nito. Hindi rin niya na-check ang phone niya kaninang umaga dahil paalis na rin sila. I'm sorry kung hindi ko nasagot ang tawag mo. Nakasilent kasi ito kahapon pa eh. Nakalimutan ko rin tignan kanina. Bakit, may problema ba? Nag-aalala lang sabi niya dito. Biglang natahimik ang kabilang linya. Tila ayaw nitong magsalita. Kaz? Tawag niya rito. Pinasok ako dito kagabi at hindi ko kilala ang mga taong yon. Kasalukuin ako nakakulong dito sa storage room. Nalakata ang pinto dahil hindi ko na mabuksan pa. Kagabi pa ako tumatawag sa'yo para makahingi ng tulong kaso hindi mo sinasagot. Kaya nanatili lang muna ako dito at hinintay kung sinong pupunta sa akin dito, paliwanag ni Alice. Natigilan naman si Pamela dahil sa sinabi nito. What? Are you serious? Agad na reaksyon niya at bahagya pang napalingon si James sa kanya. Yeah, I'm serious. Kaya nga dahil hindi kayo sumasagot, sinubukan ko ng tawagan si Brielle. Mabuti naman at sinagot niya. Ang sabi niya magpapadala siya ng tauhan nila para puntahan ako dito, tugon ito. Nakahinga naman na maluwag si Pamela dahil doon at napasilip kay James bago nagsalita. Kung ganon, diretso na rin kami dyan pagdating namin sa Laguna, tanging sabi na lamang niya. Okay, I'll wait who will be my savior, saad nito. Okay, be safe there, Alice. We will be there, tugon ni Pamela at pinatay na ang tawag. Muli namang napatingin si James sa kanya dahil sa napansin nito. What happened to Alice? Tanong ni Jake. Someone broke into her house. She did not know who it is and now she was locked up in her storage room. She called me many times last night but I did not answer because my phone is in a silent mode. Ngayon ko parang nanglaman ang nangyari sa kanya, sagot ni Pamela kay James na bahagyang natigilan sa kanyang sinabi. What? Then how is she? She's fine now kaya didiretso tayo sa apartment niya. Pabalik natin sa Laguna. Saan niya? Napatango naman si James at di na nga nagtanong pa. Iniisip ni Pamela kung simpleng pagpasok lang ba ng apartment ni Alice ang ginawa ng mga taong yon. Naalala niya kasing muntik na rin siyang mapahamak noong tambangan ito kasama si Brielle ng ilang lalaki at pinaulanan ng bala. Kaya nag-aalala din siya kay Alice dahil alam niyang may kinalaman si Vera sa nangyayari dito. Baka nga pati pagpasok sa apartment nito ay may kinalaman din si Vera. Bahagyan itong naikuyom ang kanyang kamay. Sa ngayon, hindi muna siya kikilos. Dahil naghahanda siya sa mas malaking pasabog na gagawin niya. Ngunit baka nga hindi na siya makapagpigil pa.
at ilalabas nilang baho ni Vera maging si James. Halos tanghali na makarating sila sa Laguna kaya dumiretso sila sa apartment ni Alice. Nang malapit na sila, nagtataka siya dahil may tatlong sasakyang nasa labas ng apartment ng kanyang pinsan at may dalawang motor. Kinakabahan tuloy siya kung sino mga ito. Ngunit naalala niyang sinabi ni Alice na nagpadala si Bar ng tauhan nito para punta ng dalaga. Kaya naisip niya baka mga tauhan ni Bar na nasa loob ng apartment ni Alice. Ipinarada ni James ang kotse at nang mahinto, lumabas kagad si Pamela. Napatakbo pa siya papasok sa apartment at nakita niya rin may tumitingin sa paligid ng bahay. Hindi niya ito binigyang pansin. Pumasok na siya sa loob ng apartment. Doon naabutan niya si Alice, nakaupo sa couch at kaharap ito si Bar na seryosong kinakausap ang babae. "Cause!" Tawag niya dito at agad na nilapitan. Napatayo naman si Alice at sinilubong pa siya ng yakap ni Pamela. "Oh God! You're safe! How are you?" Nag-aalala niyang tanong dito. Natawa naman si Alice sa kanyang naging reaksyon at kumala sa pagkakayakap dito. "Ano ka ba? Okay na ako. Kaya lang hindi okay itong apartment ko," sabi nito at napaismid. Napatingin naman si Pamela sa buong silid. Nakikita niya kung gaano kakalat ito at maraming basag sa paligid na bagyang nililinis ng mga lalaki mukhang tauhan ni Brel. "Oh my God! May nawala sa gamit mo?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Umiling lang si Alice at napaupo. Bahagya pa siyang napasulyap sa taong kasunod na pumasok kay Pamela. Nakikita niya sa mukha nito ang pagkagulat. "Wala namang nawala sa gamit ko. Talagang sinadya nilang sirain ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung paano kay papaliwanag kina Dad at Mom ang nangyari dito. Heist!" Tugon ni Alice at napabuntong hininga. "Hindi pa ba nila alam?" Muling tanong ni Pamela. "Hindi pa. Baka mamaya sasabihin ko sa kanila kapag pumunta ko doon," tanging sabi ni Alice. Hanggang sa napasulyap siya sa itaas ng hagdan, nagtama ang mga mata nila ni Raph na kanina pang nakikinig sa kanilang naging usapan. Hindi niya aakalain na nandito rin to sa apartment ni Alice. Inalis niya ang kanyang tingin dito at bumaling kay James. "James, alam kong may pupuntahan ka pa. Maiwan na lang muna ako dito para samahan si Alice," sabi niya dito. "Sigurado ka ba?" Tugon ito at bahagyang napasulap kay Brel na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Napatango siya bilang tugon dito, kaya wala nagawa si James kundi hayaan si Pamela. "Sige, kung yun ang gusto mo. Shell, ikaw nang bahala kay Pamela. Pasensya na, may inabalin kasi akong tao ngayon eh, kaya maiwan ko muna kayo dito," sabi ni James kay Alice. Napaismid lang si Alice dito. "Yeah, ako nang bahala sa asawa mo," tanging tugon ni Alice. Napatango si James at maling tumingin kay Pamela, tsaka marinig paalam bago lumabas sa apartment ni Alice. Na makalabas ito'y napaupo siya sa couch katabi ni Alice. Nanatili silang tahimik hanggang sa marinig nilang pag-alis sa sasakyan na siguradong si James ang nagmamaneho. "Mukhang naging malapit na rin kayo sa isa't isa," narinig niyang sabi ni Brel at napangisi. Napatingin si Pamela kay Brel at naging seryosong kanyang tingin dito. "May dahilan kung ba't ako naging malapit sa kanya. Sa bagay, pareho naman kami ng ginagawa. Ganun na rin si Vera sa akin," sabi niya. "Alam mo bang si Vera nag-utos na gawin to?" Natigilan siya at napatingin sa nagsalita. Nakita niya si Raph, nakababa na mula sa itaas. Tila hinihintay nitong makaalis si James. Napaiwas siya ng tingin dito. Si Alice ang pinupuntiri niya dahil may alam si Alice tungkol sa'yo, lalo na sa naging relasyon ni Vera at James. Tinatakot siya namang ito para hindi magsalita. "Yon ang naiisip naming dahilan sa ginagawa ng tauhan ito," muling sabi nito. Hindi nakapagsalita si Pamela dahil may punto si Raph sa mga sinabi nito. Nasisiguro naman niyang si Vera nga ang may gawa ng mga ito kay Alice. "Kaya naman gusto ko mag-ingat ka sa mga pinaplano mo at baka mahuli ka. Maingat na si Vera ngayon kahit na nakikipaglapit siya sa'yo. I am sure she wanna know who is the one who helped you. Kapag nalaman niyang ako, siguradong alam na niya kung anong dahilan ng lahat ng to. Sa bagay, malalaman naman talaga niya yon kung may magsasabi sa kanya," saad ni Raph. Nanatiling nakikinig si Pamela, pero talagang may isang tanong ang namuo sa kanyang isipan at muling napasulyap sa paligid, lalo na sa mga lalaking naglilinis ng tauhan nito. Nais niyang magtanong kung anong klaseng pagkataong meron ang dalawang to, dahil pakiramdam niya kilalang tao rin naman ang mga ito. Marami silang napag-usapang apat, at ilang minuto pa silang nanatili sa apartment ni Alice bago sila nagpa siya na umalis at inutusan ni Raph ang kanilang mga tauhan na linisin mabuti ang paligid at loob nito.
Hindi alam ni Pamela kung ihahatid na ba silang dalawa ni Alice pa uwi o baka may pupuntahan pa sila na hindi niya alam. Hindi alam ni Alice at Pamela kung nasaan sila ngayon. Basta kasama pa rin nila ang dalawang lalaki na tahimik lang. Akala nila ihahatid na sila sa bahay ni Pamela pero ibang tanong tinatahak ng kotse na si Bear na nagmamaneho. Dumaan pa sila sa syudad ng Laguna hanggang sa tigla papunta sa isang dagat ang tinatahak nila. Boys, where are we going anyway? Maya-maya tanong ni Alice dahil hindi na rin siya makatiis na magtanong pa sa mga ito. We're going to our paradise place, my lady. Nakangising tugon ni Brielle kay Alice. Napakulot doon naman si Alice at kung di lang ito nagdadrive baka nabatukan na niya ito. Can you just answer me directly? Hindi yung kung ano pang sinasabi mo, baka batukan pa kita dyan eh. Matari na sabi ni Alice kay Brielle at inirapan ito. Nang tinignan siya nito sa front mirror. Napapailing naman si Pamela habang nakamasid lang sa dalawa. Nakikita niyang may kung ano sa dalawa dahil ganun nilang kaklose sa mga ito para asarin ang isa't isa. San ba tayo pupunta? Alangan naman si Raph at Pamela ang magsasaya habang nandun tayo. E andaya nun, diba? Nakangising sabi ni Brielle. Napatingin naman si Pamela at Raph kay Brielle dahil sa sinabi nito. Binigyan naman na masamang tingin ni Raph si Brielle dahil sa mga sinasabi nito. Nalapakibit palikat lang at napangisi bilang tagon kay Raph. Sira ulo ka talaga? Kung di lang talaga ikaw nagmamaneho, naku! Sabi ni Alice at napasinghal na lamang. Ayaw mo nun? Magaling kaya ako mag-drive. Umaabot hanggang langit. Muling sabi ni Brielle. Nanlaki naman ang mata ni Alice dahil sa sinasabi nito. Hindi man to direktang sinabi, alam niya ako nung tinutukoy nito. Kaya hindi niya napigilan pa ang kanyang sariling batukan nito. Ow! Daing ni Brielle. Matapos siyang batukan ni Alice. Natatawa namang hinimas ni Brielle ang kanyang batok. Isa pa, hindi lang batok mong babatukan ko. Banta pa ni Alice. Why? San mo ko balak batukan? Nakangising sabi ni Brielle at bahagya pa siyang nilingon. Ngunit bigla na lang siyang hinila ni Raph at pinabalik sa kalsada ang atensyon nito. Ang ingay niyo? Saway ni Raph. Napangisi lang si Brielle at muli nang ibinali ang kanyang tingin sa kalsada. Napabuntong hininga naman si Alice at pabagsak na sumandal sa kanyang upuan. Nakatingin lang si Pamela kay Alice na napaismid lamang sa kanya at umiwas ang tingin. Kaya naman muling natahimik ang biyahe nila. Walang ideya ang dalawang babae kung saan sila pupunta. Ngunit may tiwala naman sila dito dahil minsan na rin nila itong nakasama. Tahimik naman nakatingin na lang sa labas si Pamela at doon niya napansin ang malaguba at dinaraanan nila. Maya-maya muli itong lumiko sa isang kalsada at sa unahan nito ay nakita niyang malawak na kapatagan. Naging atraksyon naman to ng mga puno na kahilera sa tabi ng kalsada. Sa kapatagang bahagi naman natanaw niya ang ilang kabayo na kumakain ng damo habang nakatali sa ilang puno doon. Sa kabilang bahagi na may natanaw niya ang malawak na dagat. Oh my God! Is that a house or a mansion? Biglang sabi ni Alice. Kaya napatingin siya sa tinitingnan nito at nakita niya nga ito. Nakita niyang malaking gate at mahahabang pader na tila nakapalibot sa bahaging iyon. Natanaw rin niya ang isang malaking bahay sa loob ng gate. Tanging kalahati lang nakikita niya pero ang nagpapaganda nito ay naging disenyo nito. Halos glass wall na nakapalibot dito at may magandang disenyo. Malapit na sila sa gate. Nang dahan-dahan itong bumukas, nakita niyang may nakahilera agad ng mga nakalalakihan na nakasuot ng itim na damit. Lahat ito'y humilera na tila ba may inaabang ang malaking tao. Wow! Who are they? Namamanghang tanong ni Alice. They are our men. Tanging sagot ni Raph bago pa lumabas si Raph ay may lumapit at pinagbuksan na ito ng pinto. Ganon din si Brielle. Di naman nakapagsalita si na Alice at Pamela dahil masyado sila nabibigla sa mga ito. Bumukas ang pinto sa tabi nila. Inalalayan silang dalawa ni Brielle at Raph na siyang nagbukas ng pinto. Nilahad pa ni Brielle ang kanyang kamay kay Alice na hindi alam kung tatanggapin ba niya. Ngunit sa huli tinanggap niya iyon. Habang si Raph at Pamela na may magkakahawa kamay na, tsaka nauna naglakad. Hindi naman alam ni Pamela ang kanyang nararamdaman, lalo na sa mga tauhan itong nakayuko lang habang dumadaan sila na talagang mabigat na tao nga si Raph. Naiilang tuloy siya habang kasama ito. Napatingin siya sa kanyang harapan at tuwing nakita niya na malapitan ang bahay o sa madaling salita, mansyon. Nasa tatlong palapag ito at talagang malawak ang sakop nito. Kanina ka patahimik, ayaw mo bang kasama ko? Maya-maya ipunan ni Raph sa kanya. Napatingin si Pamela sa kanya, ngunit agad din lang umiwas. Well,
medyo hindi ako komportable dahil sa nakikita ko ngayon. Hindi ko akalain na marami kang tauhan tulad nila. Hindi mo pa man sinasabi eh, nasisiguro kong sobrang yaman mo para magkaroon ka ng ganito. Tugon ni Pamela. Natawa naman si Raph sa kanyang sinabi at naramdaman niya kung paano hinaplos ng kanyang daliri. Ang kanyang kamay. Gusto mo bang makilala pa ako? Anda ako magpakilala sa iyo. Total, pinasok ko na lang ang mundo mo at wala na akong dahilan para pigilan pa ang sarili ko. Sabi ni Raph. Napahinto naman siya sa paglalakad dahil sa sinabi ni Raph at napatingin dito. Bagya pa silang nagkatitigan dalawa hanggang sa maabutan pa sila ng dalawa. What's going on? Nagtatakang tanong ni Alice dahil pareho sila nagkatinginan at nakahinto. Hayaan mo na sila. Come here. Ililibot kita sa loob. Sabi ni Bryle. At hindi na napapasok sa loob si Alice. Teka, uy! Walang nagawa pa si Alice nang hilay na siya papasok sa loob ni Bryle at naiwan si na Pamela na tila hindi napansin ang dalawa. Do you wanna know who I am? Muling tanong ni Raph. Kay Pamela. Na muling magsalita si Raph ay doon na umiwas ang tingin si Pamela. Hindi niya magawang sumagot sa sinabi niyo ni Raph. It's okay, I understand that you don't want to know me more. Let's go inside. Maya-maya sabi ni Raph at gumiti lang kay Pamela. Giniyan na siya nito papasok sa loob at na makapasok na nga sila, mas lalo pa siyang namangha sa kanyang nakita. Napaka-eleganteng tingnan ng loob at nasisiguro niyang mamahalin ang lahat ng gamit dito. May nakita pa siyang malaking portrait sa itaas ng hagdan. Sinisimbolo ng isang pamilya dahil nakita niyang mukha ni Raph doon. Have a seat! Wika ni Raph kaya umupo siya sa couch. Maya-maya may lumapit ang dalawang lalaki at naglagay ng wine sa maliit na mesa na nasa gitna. Binuksan ito at nagsalin sa wine glass, tsaka ay binigay sa kanilang dalawa. Nag-aalangan namang kinuha iyon ni Pamela. Bakit nyo kami dinala dito? Ito ba ang bahay mo dito sa Laguna? Maya-maya ay tanong ni Pamela kay Raph. Well, because I want to have time with you. This house is one of my rest house here at Laguna. May bahay din naman kami dito. Yun dati naming tinitirhan na magulang ko. Pero minsan lang akong pumupunta doon dahil ayoko maalala ang bangot na sinapit namin sa bahay na iyon. Sabi ni Raph at naging seryoso sa huli nitong sinabi. Napansin ni Pamela kung paanong nagbago ang aura nito na tila may naalala dahil sa nakikita niya ngayon dito. Ganun ba? Nasaan na ba mga magulang mo? May kapatid ka pa? Nagdadalawang isip niyang tanong. Baka kasi hindi dito sagutin ang kanyang tanong. Nakita niyang umiti si Raph at inubos ang laman ng baso nito. Muling lumapit ang isang lalaki at sinalinan pa nito ang hawak na baso. Napansin niya pang tumingin si Raph sa itaas. Kung saan naroon ang malalaking portrait ng pamilya nito. Yeah, I have siblings, a sister, but she's gone along with our dad. Only my mother and I are left alone. Now she's in our old house. Since we came back here, she wants to stay in that house. Kaya paminsan-minsan pupunta rin ako doon. Dahil lang din sa kanya. Do you want me to meet her? Dagdag pa ni Raph. Ha? I don't know if I have the right to meet her. Agad na sabi pa ni Pamela. Hindi tuloy siya mapakali at medyo nagugulat pa siya sa mga ginagawa nito. Hindi niya alam kung nag-iisip pa ba ng tama si Raph dahil sa nais na gawin nito ay alam niyang hindi iyon pa pwedeng mangyari. Lalo na sa relasyon nilang magulo. Of course, I want you to meet my mom. Not now, but soon. Nakangiting sabi ni Raph at maya-maya, bigla na siyang tumayo. Tsaka lumapit kay Pamela. I want to show you something, sabi ni Raph at iniabot ang kamay kay Pamela. Dahan-dahan namang kinuha iyon ng babae at walang salita. Sumama. Umakit sila sa hagdan pa itaas. Hindi na niya alam kung nasaan sina Alice at Bryle, ngunit nasisiguro niyang baka naglilibot pa ang mga ito. Magkahawa kamay sila naglalakad ni Raph at paminsan-minsan napapatingin siya sa kanilang kamay. Napaka-komportable para sa kanya ang hawakan ng kamay ni Raph. Pakiramdam niya ay binibigyan siya nito ng init ng kanyang malamig na kamay. Maya-maya pa ay napansin niyang huminto si Raph sa isang pinto at pinuksan ito. Napatingin siya kay Raph. Ngumiti lang ito sa kanya at tinila siya sa kung saan. May binuksan ulit ito na isa pang pinto at doon bumungad sa kanya ang buong silid. Namamangha siya sa kanyang nakita at inilibot ang kanyang tingin sa buong paligid. Do you like it? I found out that you like paintings. That's why
I want you to show my art of works. Nakangiting sabi ni Ralph sa kanya. Hindi naman na makasagot si Pamela dahil sa pagkamangha. Ngunit dahil naman niyang nalaman niyang ito ang nagpaint ng lahat na kanyang nakikita at napatingin siya dito. Seryoso, ikaw ang nagpaint nito? Hindi makapaniwalang sabi ni Pamela. Yeah, I made it, tugon ni Ralph. Napangiti si Pamela at muling tumingin sa mga paintings na kanyang nakikita.